Yo, what's up mga kayokabs? Welcome back to my channel. At magandang tanghali po sa inyo lahat. Bago po tayo mag-start sa ating video, make sure na naka-like na po tayo. Paabutin po natin ng 200 likes itong video na to. At naka-subscribe na po tayo para po updated po kayo sa mga susunod ko pang upload na video. At ngayong araw po, meron po akong silip giya at kukunting risk analysis sa karera na medyo may mga dihado. Ngayong araw ng Biyernes, September 24, 2021 at ang karera po ilalargahan sa Metro Turf Malbar, Batangas. Meron po tayong 12 races at ang start po is 12 noon po ng tanghali. Maganda yung lineup, yung iba condition race, kaya po sana ay makatulong po sa inyo itong aking konting silip at giya sa inyong pananaya. At lagi pa tinatandaan, ito pong silip at giya ko ay konting gabay lamang at sariling pag-aaral. Siyempre pagdating pa rin po sa tayaan, kayo pa din po ang masusunod mga bayang karista at ating mga kayokabs. Hindi na natin papatagalin pa yung ating mga silip at giya. Pupuntahan na rin po natin agad yun pagkatapos lang po ng ating intro. Kaya let's go mga kayokabs! At yun nga po, meron tayong 12 races, meron tayong tatlong set ng take all, tatlong pick 5, dalawang pick 6 at isang pick 4. Medyo may maganda yung lineup, may makapal yung race, merong manipis kasi sa mga condition. Kaya sana po matapat yung ating mga silip at giya at yung mga dihado natin para may mga yummy dividends tayo mga kayokabs. Pasensya nyo na, medyo mainit yung panahon. Grabe, sobra init talaga. Ito po, simulan ko na mga kayokabs. Race number 1 po tayo. Start ng ating first pick 5 event. Isa po itong 2-year-old and above maiden race. 1200 meters ang distansya. Meron tayo ditong 6 runners pero 5 lang po yung ating tayaan dito sa karera na to. Ito mga bagong kabayo. Hindi na nakakagulat kung magkakadihadoan kasi talagang nandito talaga minsan ang dihado sa mga maiden race. First choice ko, numero 5, Victorious Princess, sasakay ni OP Cortez. Last time tumakbo to, dumating ng tercera sa stakes race. Last time dun sa Santa Ana, sa 1300, may 121.4 siya dun sa karera nila Gomez yan. Nung Perus Gift, nung maiden 2-year-old nila. Tingin ko, Cambio Jinete, Kelvin Abobo ngayon, OP Cortez Rerenda. Kaya tingin ko, isa to sa mga mayayamado dito sa karera na to. Second choice ko, numero 3, Don't Stop Believin', na nasakay ni RM Garcia. At numero 3A na Doña Chichay, nasakay naman ni EG Toy Pitsguera. Ito mga kabayong Metro Turf to. Tingin ko dito talaga to nananakbo. Kaya sila kinuha kong second choice. Pag paumanhin, kung wala akong napatok sa kiting Ballet Champion, Hindi ko kasi gusto masyado yung tinatakbo niya last time dun sa karera nila Gomesian. Pero di natin masasabi kasi maiden race po to. Kaya tawag dito mga kayokabs, kayo pa rin po masusunod sa pagtaya dito sa race number 1. First choice ko po ulit, number 5, Victorious Princess. Second choice, 3 and 3A, Don't Stop Believin' and Doña Chichay. At nandito na tayo sa ating race number 2. Start na ating first winner take all event. Isa po itong Philrocom rating base class 5, 11 to 15 points. Meron tayong 12 runners dito pero 11 lang po yung tayaan natin mga bayang karerista. Ito, first choice ko po, mababa na sa laban, numero 8, Winning Move, Deo Fernandez Rerenda. Tingin ko ginamayan lang ni Deo last time to kasi change rider to noon. May 126.6 na din po itong preba last time kung saan dumating tong tercera or pang-apat sa karera nila One of a Kind noong September 9, 2021. Second choice ko po, yung nasigunda naman po nung karera nung araw na yon, numero 9, Fortune Island, Jericho Serrano Rerenda. May 1.26 sarado. Yun nga po, segunda kay One of a Kind sa rating base 11 to 15. Mababa na rin po sa laban tong dalawa na to. Kaya tingin ko isa din to sa mga bebenta dito sa karera na to. Medyo magulo to, umpisa na ating winner take all. Sasama kong third choice, ito yung numero G's, medyo nabitin no karaan, Prince Arman, sa kini MP Laloma. May 127.4 po to, kung saan nasegunda siya kay Hayako Jabez last time. Medyo kinapos, solo taga.
This time tingin ko kung matitipid yung bata to, eh pwede makatapos to kasi may dalawang matulin, si Kaemon tsaka si Rapa. Kaya tingin ko eh baka mapuwersa din siya sa unahan. Pero dito po sa karera na to, kung may kusunada tayo, dagdag tayo kasi iba po dito mababa na kagaya nila Perfect Time, Batang Novaliches, tsaka ito sila Laping Tiger na nagbabalik yung Umento. Kaya ito po mga kabayang karalista, ulitin ko po, first choice ko numero 8, Winning Move. Second choice number 9, Fortune Island. At third choice ko po, number 6, Prince Arman. Good luck po. At nandito na tayo sa ating race number 3, start ng ating first Pick 6 event. Isa po itong Condition Race 21. Balik tayo sa 1200 na distansya. Meron tayong 7 kalahok dito maglalaban-laban. Dito first choice ko, Speed Horse, numero 2, Within Reach, RM Ubaldo Rerenda. Gamay na gamay na ni Renz Ubaldo to. Wala pa ako nakitang gaya nung pwedeng kumapit sa unahan, baka makapagpahinga. Pagdating ng rektaan, may konting hininga pang matitira, baka di nila abutan. At tingin ko, yung tinakbo niya ng nakaraan kay Sikihor, talagang impresibong-impresibo, talagang magaling nang inakalaban niya. Second choice ko po yung galing sa tatlong dikit na panalo, pero napahinga ng konti, numero 5, Chocolate Thunder. Ken Malapira Rerenda, may 1-11 na din itong preba dito sa karera na to. At itong race number 3 natin, eh, halos anybody's race din to kung lahat tutuusin. Halos lahat may chance sa pagpaumanhin kung wala po ako ng skyscraper kasi baka po mabigla ito kasi laging tumatakbo to ng 14. Tapos biglang iksi ng karera. Sa 14 po kasi napansin ko medyo kinakapos siya ng remate. This time medyo umiksi pa tapos may mga matulin pa sa unahan baka malula sa aire. Kaya pagpaumanhin po kung wala po ako nun mga bayang karerista, wag po sana kayong magagalit sa akin. First choice ko po ulit number 2, Within Reach. Second choice ko po number 5, Chocolate Thunder. Good luck po. At lipat na tayo sa ating race number 4. Start ng ating second winner take all event. Another condition race po. Condition race 24 naman po. 1200 pa rin po distansya natin. Meron tayong 8 kalahok. Ito yung condition race 24 kung saan iba-ibay na nanalo. Pagandaan ng diskarte, pagandaan ng gising yung kabayo. Kaya tingin ko, isa pang magulong karera to para sa ating winner take all event. Yun nga po. First choice ko, numero 2, Sweet Luck, nasakay ni MVP Lapi. Last time, segunda dumating kay Quincy. Medyo nakaiktad kasi si Quincy nung karera na yon. Kaya tingin ko, talagang mahihirapan na siya kung siya hahabol ng hahabol. Dito may mga nakita ko matulin. Magnitude 8, Sorsogon Bay, Yoshiko. Kaya tingin ko, pwedeng i-discarte ni Saddam to dito sa karera na to. Second choice ko po, numero 4, Yoshiko. FS Parlor Charerenta to, konting buenas lang, napakagaang na ng peso, may 1.13 na rin to dito sa 1200, tsaka pinahinga muna ng ilang linggo, laging timbang-timbang to, tercera, segunda, tingin ko baka dito makachamba na to dito sa karera na to. Kasama kong third choice, numero 7, wala sa KT, wala star, kung kursunada nyo lang po, Marino ng Tanglaw, nasakay ni CMP Lapil. Last time tumakbo to doon sa karera nila Quincy, dumating itong ang ilan ba siya nun? Medyo malayo. Bugaw po pala siya sa lahat ng karera na yun sa condition race 24. Pero ito, inabang-abang ako kasi napansin ko to lumalaban sa malalakas na grupo. Kaya tingin ko, baka pinadadama lang tayo na to. Baka biglang pumutok to dito sa karera na to. Kaya huwag kayong mawawalan sa kahit sa mga DD1 man lang, mga kayokaps. First choice ko po ulit, number 2, Sweet Luck. Second choice, number 4, Yoshiko. At isang pang long shot, numero 7, Marino ng Tanglaw. Good luck po. At lipat na tayo sa ating race number 5. Start ng ating second pick 5 event. Isa po itong Philracom Rating Base Class 5, 6 and 10 split. 1400 na po ang ating distansya at meron tayong 11 runners. Dito first choice ko, numero 8, nagbabalik yung buti, imported horse, no? Magaskawi. RM Garcia yung renta. Last time napadpad lang sa kalabas-labasan to. Tapos talagang nabugaw ng todo. Pero napakatulis ng remate. Nabitin talaga to. Kaya tingin ko, pag ganun ang tinakbo niya dito, tingin ko tingin ko sobrang mananalo mga kayokabs. Siya ang aking first choice. Last time segunda siya kay Laping Tiger. May 126.6 na din siyang preba. Second choice ko po yung bagong baba sa grupo, numero 6, Blown Away. JB Guse Rerenda, may 127.8 kung saan dumating pang 4 na rating base 11 to 15 sa karera nila Hayako Javis noong September 19, 2021. Medyo ginagalaw-galaw na to ngayon. Bagong baba, pwedeng makachamba. Wala din Katie to, tsaka walang star. Kaya tingin ko medyo madihado yung karera natin bukas po. Nasama ko pong third choice, Speed Horse, numero 11, Kiwi Rose. Aronio Jr. Rerenda, second time parang sasakyan ni Aronio. Maganda yung pwesto, nasa labas na labas, walang ganong
walang ganong abala pag larga, pwedeng makaigtad agad, pwedeng makapagpahinga sa unahan. Kaya wala naman ako nakitang ganong matulin na pwedeng dumikit sa area niya. Ay, object, tingin ko hindi naman siya kaya dikitan nito dahil iba area ni Kiwi Rose. Kaya yun nga, kung masakaling makakapagpahinga, pwedeng makaraos dito sa karera na to. First choice ko po ulit, number 8, Magaskawi. Second choice, number 6, Blown Away. At third choice, number 11, Kiwi Rose. Good luck po. At lipat na tayo sa likod ng ating programa. It's race number 6. Start na ating third winner take all event. Pirracom rating based class for 28 to 33 split. Mayroon tayong 12 runners na maglalaban-laban dito. Dito, first choice ko, naupupunto. Walang pinipiling kalaban. Numero 12, It's a Deal. Si Espare Rerenda. Last time, may 125 na preba na. Kung saan nanalo siya sa rating based 28-33. Sa karera nila, She Is Sizzling. Come From Behind win. Maganda yung pwesto, numero 12. Paglarga, hindi matatabunan. Maipipwesto ng maaga ni si Espare to. Tingin ko, mag-aabang na lang to bago magrektahan. Second choice ko, numero 1. Bagong baba sa grupo, Bishop Blue. Nasakay ni JT Zay. Galing ito ng 34-39. Doon sa karera nila, reliable din. Dumating siyang pang-anin. Talagang binaba na siya ng grupo. Bagong baba this time, wag lang din matatraffic sa alisan. Isa pang ano kasi ito eh. Hindi rin mating kabayo, pero mababa na. Tingin ko, kayang-kaya niya na tong grupo na to. Kasama kong third choice itong mayayamado. Numero 6, Jin Genie. Nasakay ni AR Villegas. Cambio Hinete na to. Last time, si Patar ata sakay nito. Dumating tong tercera dun sa karera nila, Talikod Island. Nung September 1, 2021, may 124.6 po itong preba. Medyo mainam yung preneba nito last time. Tsaka magaling lang inakalaban niya, Talikod Island. Tingin ko, may potential tong kabayan na to. Tsaka tingin ko, nag-uumento pa. Natapat lang na medyo magaling inakalaban niya last time. First choice ko po ulit, number 12, It's a Deal. Second choice, number 1, Bishop Blue. At third choice, yung mayayamadong numero 6, Jin Genie. Good luck po. At nandito na tayo sa ating race number 7. Start ng ating second pick 6 event. Isa po itong Pilracom rating based class for 16 to 21 split. 1400 ulit ang ating distansya at mayroon tayong 12 runners dito. At dito mga kabayang Kalirisa, first choice ko, numero 3, Dihado Carabagyo. EG Toy Pitsgera Rerenda. Tingin ko gamay ni Pito ito. Pwede niyang iuna to dito kasi di naman gano'ng katulinan yung pacing. Pwedeng isunod lang kung mauuna si Believe Me. Pero tingin ko, pwedeng isabay ni Toy Pits to sa unahan. Gamay niya to. Tsaka yung last time na nilabanan nito, malalakas sila, Smiling Lady. Tsaka yung si La Republica, nandun to nung karera. Dihado to dito, kaya kongkursunada lang po ang mga bayang karerista. Second choice ko, Dirimating Kabayo, numero 11, Kristen Savings. Binalik kay si Espare Renda. Last time, si MP Lapil to. Ngayon, si Espare, gamay na gamay ni si Espare to. Wag lang mabubugaw ng husto. Tingin ko, pwedeng tsumamba to dito sa karera na to. Kaya tawag dito, kung may mga kursunada lang, dagdag tayo mga kayokabs. Isama kong third choice, isa pang Dihado, numero 8, Sierra Madre. R.A. Base Rerenda. May 127.2 to kung saan dumating ng pang-apat kina Battles Car sa rating base 22-27. Nakababa na to dito grupo. Tapos noong nakaraan, medyo sinubok-sumok lang din. Kaya po, yun nga po, sinasabi ko po, kung may kursunada po kayo dito sa karera na to, dagdag po tayo kung medyo puro Dihado po yung giya natin. At pagpasensya niya na po mga kayokaps kasi talagang yung mga yan talawang tawag dito lagi kong inaabangan sa pagtakbo dahil talagang napapansin ko meron na itong mga kabayo na to, kaya pagpasensya niya po kung wala ako gano'n nung yamado dito sa karera na to. First choice ko po ulit, number 3, Carabagyo. Second choice, number 11, Kristen Savings. At third choice, numero 8, Sierra Madre. Good luck po. At nandito na tayo sa ating race number 8. Start ng ating third pick 5 event. Pilracom rating base class for 16 to 21. 1400 ulit. 12 runners ulit tayo. Dito dalawa lang pili ko. Parang tingin ko same connection mga kayokab. Sa first choice ko, numero 7. Ang ganda ng numero. Jawo. Bagay na bagay sa kanya yung numero niya. Tingin ko eto na mapapabuena sa kanya ngayon. Si MP Lapil pa rin yung rerenda. Last time si Gunda dumating. Nabitin nung karera. Doon sa karera nila Mount Arayat, medyo malayo kasi pinanggalingan, napadpad sa labas na labas. Ito medyo nasa loob yung numero, makakapwesto agad. Second choice ko po yung numero 11. Tingin ko ito magdadala ng marcha. Narrative,
JTC narerenta, gamay ni JTC ito. Kung natatandaan nyo, siya nagpanalo nito sa Maiden kung saan tinalo sila Rodrigo nun sa Carmona. Tawag dito, pwedeng iuna ni JTC ito. Wala naman akong ganong matuloy na nakikita sa unahan dito. Kaya tingin ko baka pwedeng makasolo taga ito. Yun nga po, sinasabi ko, halos parang tingin ko pareha sila ng connection ni Jawo kasi halos pareha sila ng divisa dito. Kaya dalawa lang po piling ko dito sa karera na to. First choice ko po ulit, number 7, Jawo. Second choice, number 11, Narrative. Good luck po. At nandito na tayo sa ating race number 9. Start ng ating pick 4 event. Condition race 23, 12 runners po ulit tayo dito. Balik tayo sa 1200 po pala tayo. Balik dito tayo sa 1200. Meron tayong 6 na kalahok. First choice ko, numero 1, Grey Galloper, Speed Horse, Hold On. JTC ang re-renda. Gamay na gamay ni JTC ito. Tsaka palagang parang hindi siya nararapat dito sa grupo na to. Tingin ko, kung mapipwersa man siya ni Kusing, tingin ko yun lang po ikatatalo nito. Pero kung hindi naman po mapipwersa sa unahan, tingin ko all the way to banderang tapos dito sa karera na to. Second choice ko yung numero 2, Baling Rikit, binigay kay Tope Garganta ulit. Gamay ni Tope ito kasi last time Boji Henson. Ito ang nakita ko pwedeng rumimate na medyo malapit sa kanila kung sakaling mapipwersa si ni Kusing si Hold On. Itong pwedeng lumapit mga tercera, quarta pwesto. Tapos pagdating na kita, tsaka jajab na lang ng malakas. First choice ko po ulit, number 1, Hold On. Second choice, number 2, Baling Rikit. Good luck po. At nandito na tayo sa ating race number 10. Sa po itong Philrocom rating base class for 22 to 27, balik tayo sa 1400 na distansya at balik din po tayo sa 12 runners. Dito sa karera na to, first choice ko to, nasilip ko nakaraan, medyo pag dito, kinapos ng ere to, kaya na inabot ni Medalya de Amor to sa rektahan. Numero 7, Highly Honored. Ken Malapira re-renta ngayon. Last time dumating ng tasera nga po sa karera nila Medalya de Amor. May 125.8 na din po itong prueba. Medyo matapang sa unahan to, imported horse po kasi ito. Kaya siya ang aking first choice. Second choice ko yung numero 6, laging nabibitin. Claudia's Pride, Deo Fernandez pa rin ang re-renta. Gamay na gamay ni Deo to. Maparimati lang mang mapunta lang ay kumbaga naipwesto lang ng maaga to ni Deo. Tingin ko pagdating ng rekta, pag tinawag to, dire-diretso rin po rimati nito. Sasama ko pong third choice, ito isa pang mababa sa laban, numero 4, Kaloocan Sap, nasakay ni Jericho Serrano. Medyo mababa na to dito, dahil tumatakbo po ito sa 28.33 sa karera nila born in April. Dumating siyang tarsera noon nung July 27, 2021. Ngayon po 22-27 na lang yung grupo niya. Tingin ko pwede na siyang makachamba rito or pwede na siyang manalo dito sa karera to, dahil talagang mababa na to para sa kanya. First choice ko po ulit, number 7, Highly Honored. Second choice, number 6, Claudia's Pride. At third choice, number 4, Kaloocan Sap. Good luck po. At narito na tayo sa ating penultimate race. Isa po itong condition race 16, race number 11. Balik tayo sa 1200 na distansya at meron tayong 6 na kalahok dito sa karera na to. Ito magandang karera to. Tingin ko kung magkakaroon ng early speed dito sa 2-3-4, pwedeng makachamba itong aking first choice na numero 6, The Accountant. Jericho Serrano re-renta, bumalik yung buti. Talagang hindi na siya naninikit sa aparato ngayon, talagang mabait na yung kabayo. Tawag dito, salamat dun sa nag-alis ng bisyo niya. Kaya yun, first choice ko siya. Last time, segunda to kay Trovador, halos follow the leader ang nangyari doon sa karera na yun. Kaya tingin ko, kung sa makasalida lang na maayos to, tingin ko pwedeng tumamba to. Tsaka last time nanalo to dito, may 110.4 to, kung saan tinalo niya sila si Love sa condition race 17. Second choice ko po yung numero 1, binalik kay CB Garganta, Vivid Pink. Last time tercera dumating sa karera nila Trovador, JB Hernandez, medyo hindi nagamayan ni Uno itong kabayo, pero to gamay na gamay ni Topi ito. Si Topi lagi nagpapanalo nito, kaya siya na rin nakikita kong kalaban nito. Yun nga po, gaya ng sinabi ko, kung magkakaroon po na early speed sa unahan, magkakalutsahan tong 2-3-4, pwedeng makachamba tong first and second choice ko. Kung hindi naman po magkakaroon ng bigayan, pwede mong makatapos yung isa sa nasa unahan. Kaya po, kung may pangdagdag tayo at kursunada, dagdag po tayo dito sa ating race number 11. First choice ko po ulit, number 6, The Accountant. Second choice, number 1, Vivid Pink. Good luck po. At nandito na tayo sa ating huling karera, race number 12. Isa po itong Philrocom rating base class 5, paborito ng mga bayang karerista, lowest group.
anybody's race dito, nagkakadihaduhan madalas. Balik tayo sa 1400 na distansya. Meron tayo dito 10 runners, pero siyam lang yung ating tayaan dahil wala tayong numero 3. Dito first choice ko numero 8, Avenue Shopper. Ang ganda na kinikilos ito, lalo na kay Deo Fernandez. Last dalawang beses na nasisigunda to. Last time nasigunda to kay Rapa, may 127.8 na. Tapos last time na tumakbo din to dito, kung di ako nagkakamali, is segunda din siya kay Action Rules. Kaya tingin ko konting buenas lang, tingin ko baka mairaos na ni Deo to dito sa karera na to. First choice ko numero 1, bagong baba sa grupo, Ranagant. Si MP Lapil yung re-renda, gamay ni Christian din to. Mababa na sa laban, pwedeng iuna, pwedeng isunod ko. Maganda naman yung tinatakbo nito mga last time around, kaya tingin ko siya talaga Yamado. Straight siya KT yung kabayo na si Ranagant. Kasama kong third choice numero 4, binalik kay P.O.Repe po pala, re-renda Prince Jolo. Last time na tumakbo to, meron tong 127.4. dumating siyang tercera sa karera nila Light and Shade noong September 1. Dito sa karera na to, tingin ko para sa akin yung 149 matibay na sa mga paratingan natin, kasi yung rest dito is yung iba talaga hindi pa nananalo din, tsaka talagang hindi pa nag-uumento yung kabayo. Kaya sa akin lang po ang mga kabayang karalista, kung ako lang po ang tatanungin, sa akin lang itong 148 na to, tingin ko matibay na sa paratingan. First choice ko po ulit, number 8, Avenue Shopper. Second choice, number 1, Ranagant. At third choice, number 4, Prince Jolo. Good luck po. At yun nga po, sana ay matapat yung ating mga silip at giya ngayong araw ng Biyernes. Medyo may mga dihado tayong silip at giya dito, na sana ay lumusot at makatulong po sa inyong pananaya ngayong araw ng Biyernes. Maraming maraming salamat po sa pagtutok at pagsuporta sa aking YouTube channel. At Bayang Karerista, meron po tayong free tipsters challenge ngayong araw ng Linggo, September 26 sa San Lazaro Leisure Park. At ilalagay ko na lang po dito sa comment section nito yung link ng aking Facebook post, para po doon po kayo mag-e-entry. Ang lalagay nyo lang po doon, hashtag road to 5k subscribe, road to 5k, ganun na lang po, road to 5k. Tapos yung entry nyo po, ang entry po natin doon mga Bayang Karerista, single tip lang po kada race. At yung highest points po natin is 9 pataas, 9 points pataas po. Ang kung may magtatay po tayo sa score, pwede po natin, paglalabanan na lang po natin yung next racing days. I-announce ko na lang po kung ano. Tapos kung sino naman po yung makaka 9 points na tingin ko, yung walang kalaban, may price po na 700 pesos GCash, sponsored po kay Sir Edwardson Sale. Nag-sponsor po si Sir Edwardson. Nagdagdag lang po ako ng konti. Kaya po sana makatulong po sa inyo, at sana po magustuhan nyo yung aking first Master's Rekim Tipsters Challenge na gaganapin po sa araw ng Linggo. Good luck po sa inyo lahat mga Bayang Karerista. At syempre, bago tayo matapos, hindi mawawala yung ating mga shoutout sa mga suki at mga Bayang Karerista natin na lagi nakatutok sa ating YouTube channel. Eto, shoutout ko po muna si Kuya Omel Manas, number 1 lagi sa aking shoutout. Si Bro Carlo Coronado, si Sir AJ Orca, si Sir Mark Justin, Sir Raven Herrera, Sir Renato Casinto, Sir Chuck Mintan, Sir Alexis Cruz, shoutout po, Sir Bobby Salsos, si Sir Alvin Vargas, si Sir Julito Ireño Jr., si Sir Sunny Nicandro and Francis Tunido, shoutout po, kay Irvin Gail Sayo, shoutout din po, shoutout ko din si Sir Abner Mananquil, shout out po sa inyo. Si Ray Cabarles from Blumentritt, shout out po. Kay Ronron Ponce, shout out din po. Kay Paring Romer and JD King Flores, shout out sa inyo. Congrats kay Sir. So congrats pala kay JD King Flores sa kanyang wedding last time nung September 20. Shoutout ko rin si EG Boy Toy Pits Gera, kapatid ko, si Mark Raymond Dadula na laging nakatutok sa channel ko kahit inaasar ako minsan. At yun sa mga Bayang Karerista na nasa Yocabs GC, shoutout po. Sa Karerista All Star, shoutout din po.
At sa lahat po ng mga FB group ko, sa mga admin po, shout out po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po sa pagtanggap sa akin sa inyong mga YouTube group. At yun lang po, hanggang dito na lang. Medyo sobrang init na, kinakapos na tayo ng hininga. At talagang pabago-bago yung panahon natin. Uulan, iinit. At yun nga po, ito na lang. Hanggang dito na lang po ulit. Ito po ang inyong lingkod, Master Lekim, na nagsasabing ang karera, tapat-tapat lang. Minsan swerte, minsan malas. Pero pag magbibigyan tayo ng nasa itaas, huwag po natin kakalimutan magpasalamat sa kanya at tumulong sa ating kapwa kahit sa simpleng pamamaraan lamang. Good luck po, happy racing po sa inyo lahat, mga bayang karerista. Sana'y magsitama tayo at sana'y matapat yung ating mga dihadong silip at giya ngayong araw ng Biyernes para po ay nipang ready tayo sa araw ng Linggo. Maganda yung stakes race sa araw ng Linggo, San Lazaro, Leisure Park. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Stay safe everyone and God bless po.